tayo po ay gagawa na masarap na chicken cordon bleu. Ito po ang ating mga menu. Ham, bacon, ito po ang ating gamit na sweet ham, Pampangas best, and bossing rolled bacon. And we have the Eden cheese. Ito po ang ating Eden cheese. We have flour. Ito po ating flour. And we have breadcrumbs. The good life breadcrumbs. We have the beaten egg. Yan po ang ating beaten egg. So we have the butter, the salted butter, which we use the Butterlicious, the magnolia and salted. We have also the mixed white sauce. Pin-repair ko na po siya. So, sa ating white sauce, ang kailangan po natin ay half cup flour, a mixture with the combination of left na seasoning. Meron na po tayong pang-breading seasoning. Kailangan pa ilagay natin yun doon sa chicken para ma-marinate natin. And we have 1 cup of milk for the white sauce, salt and pepper, all-purpose flour, all-purpose cream, paprika, and cheese. Hinalo, minix ko na po siya. So, mix na siya para ready na tayo mamaya. So, ang una po natin gagawin ay ating chicken. Kailangan meron tayong cling wrap. So, ito na po yung ating gagawin na filling. Kailangan po gagamit tayo na napakamahal na pamukpok. Kung pamukpok natin na tenderizer ay inaabot na almost 500, kailangan po gumawa tayo ng masarap kasi pamukpok walang mahal na. So, ito po yung ating chicken. Breast ang part. Kailangan ipabutter fry na po natin doon sa meat store. So, pina-butterfly cut ko na po siya. So, gagamit po tayo ng smooth. Ito po kasi ay pangpalambot talaga. Ito na magpampalapad. So, pupukin po natin para maging manipis siya. Hindi siya lumapad pagdating na ano na ating rito. Pag magpipili po kasi ito tayo. So, kailangan pupukin natin. Huwag naman masyadong kalakasan kasi ang sabi nga nila, wala namang kasalanan ang chicken. Kailangan lang po kasi panipisin po na parin natin para hindi siya malapad masyado. Pag nilagyan na natin ng filling, so feel na feel na ang filling. So pagka nakita na ninyo ang lapad is even na, so pwede na po siyang i-filling. So, yan ang ating chicken breast. So, pag feel nyo na po na manipis na siya at lumapad na, pwede na po siya. I-even po natin para at least manipis. So, siguro pwede na to. Yan. Kailangan mag-ugas na, ugas talaga ang kamay. Ugas pa more. Kung gusto po nila, gumamit sila ng hand gloves para talagang sure na malinis talaga. So, yan po ang ating chicken. So, i-prepare na po natin ang ating pag-mimix. Kailangan, ito po yung may thyme, may paprika, may salt, white pepper. So, i-mix lang po natin. Ito ang ating pang ano,
pang marinate sa ating chicken para masarap siya. I-rub po natin. So, rub. Evenly rub. Tap po natin para at least nakadikit siya. Yan. Tapos baligtarin rin natin. Oy, feeling. Ang ating feeling, maano, may dikit na. So baligtarin po natin. Yan ulit. Yan. So, mag-trial po tayo, no? Ganyan lang ang ating gagawin. Lagay na po natin ang ating ham, ang ating cheese, parang gusto ko kasi lagyan ng ano eh, ng try natin kung anong lalabas ng bacon para masarap po siya. So, iro-roll lang natin. Yan, iro-roll na po natin. Para lang naman siyang, ano, mga morko na ni-roll. Chicken nga lang ang ating ginawa. So, yan. Ang ating bacon. So, i-roll lang natin siya para magsilbing mas-silb. Yan. I-roll ang ating ham para mas masarap. So, pagkatapos po nun, i-molder natin sa ating cling wrap. I-mold natin sa ating cling wrap. At ilalagay po natin sa ref after. Ayan. After 1 hour para po mamold siya sa cling wrap. Yung mag-stay yung ano niya. Mag-stay yung kanyang mamuo siya ng that, ano, na naka-roll. Yan. Ganyan lang siya. Tapos, i-seal po natin. Pareho. Yan. Ganon. As in, ganun lang. Yan. So, pagkatapos po nating may ano sa chiller, nakaisa na tayo. So, kailangan po, paglabas natin sa chiller, ididip po natin sa ating breadings. Ito
ito pong ating breadings. So we have egg, flour, and breadcrumbs. So i-dip po natin muna sa ating breadings. After that, iluluto na po natin ang ating white sauce. So, ganun po. Until next time, sana po i-like at i-like po nila yung ating video. Like, comment, and share lang po. Until next time!